Kaya nga naman mga idol, hindi talaga dapat trash token itong si Luka Doncic dahil ito nga ang nagiging resulta. Natikman nga yan itong team ng Detroit Pistons. Pero bago nga natin yan ipaliwanag mga idol ng mas malinaw, ay balita muna tayo patungkol nga dito kay Kyrie Irving at sa kanyang sinabi patungkol dito kay LeBron James sa kanyang post-game interview. Well, sinabi natin ni Kyrie Irving, ang NBA daw ay binigay na ang susi sa entire business ng NBA to an 18-year-old kid pagpapatungkol kay LeBron James, at ngayon daw ay 38 years old na siya at patuloy pa nga rin daw siyang nagdodomina. Sa tingin nga daw ni Kyrie Irving ay hindi na tayo dapat masurpresa. At sa tingin nga rin ni Kyrie Irving na dapat nga daw nating pagpatuloy na i-congratulate at i-celebrate itong si LeBron James as much as possible. Yan nga mga idol ang kanyang mga nasabi patungkol sa kanyang former teammate, sa kanyang former championship teammate na si LeBron James. Well, I agree kay Kyrie Irving mga idol. Talaga namang grabe ang ginagawa ni LeBron James ngayong 28th year niya sa NBA. Unheard of nga ito mga idol, at parang first time lang ito na mangyari. Nang 38 years old ay patuloy ngang nagdodomina sa NBA. Diba't usually nga retirement age na yung 38, at kung maglaro naman at the age of 38 ang ibang mga NBA players ay halos na sa bench na lamang at hindi na nga pinapalaro dahil hindi na effective. Pero ibahin nga natin si LeBron James dahil at the age of 38 years old, still one of the best players in the world and still putting up MVP numbers every single night. Kaya naman sabi ni Kyrie Irving na dapat nga daw nating ipagpatuloy na congratulate at i-celebrate itong si LeBron James as much as possible. At ngayon nga ipag-usapan na natin at ipaliwanag na kung bakit nga hindi dapat dinetrash talk eto nga si Luka Doncic, lalo na sa umpisa pa lang ng laban. Well, ngayong araw nga ay binagsakan lang naman ni Luka Doncic ng 53 points itong Detroit Pistons, merong 8 rebounds, nagbigay ng 5 assists at 2 steal on a very efficient night. 17 out of 24, 70% ang kanyang shooting mga idol sa field, 45% naman sa kanyang 3-pointers. So grabing ka-efficient na 53 points ang ginawa ni Luka Doncic sa panalo nga nila 111-105 against sa Pistons. At sa kanyang post-game interview ay talaga namang may sala rin kung bakit nga nagtala ng ganitong grabing numero itong si Luka Doncic. Dahil sinabi niya nga sa kanyang post-game interview na ang Detroit assistant coach nga daw sa first quarter pa lamang ay started chirping na. Nag-umpisa ng trash token itong si Luka Doncic sa unang quarter pa lang mga idol. At agad-agaran ngang naramdaman na itong assistant coach ang galit na ito ni Luka Doncic nang siya'y trash token. Nagtala nga siya ng 24 puntos mga idol, 24 points in the first quarter. So I think hindi yung coincident kung bakit nag-drop ng 24 points itong si Luka Doncic in the first quarter. Tinrash to kasi mga idol ng assistant coach na itong Pistons. At ayun, sa buong game ay naramdaman niya talaga itong galit ni Luka Doncic mga idol, 53 efficient points. At parang hindi pa nga rin natuto itong mga nantatrash to kay Luka Doncic mga idol sa napanood nga natin sa last year's playoffs sa harapang Dallas Mavericks at Phoenix Suns. Diba't si Devin Booker mga idol, grabing pangasar pagtatrash talk dito nga kay Luka Doncic sa series na yon. At alam naman natin kung ano ang naging resulta nun. Pinauwi lang naman sila ni Luka Doncic mga idol matapos ng kanyang mga masterful performances. Kaya siguro magsisilbing warning na rin ito mga idol sa nagbabalak na trash talk itong si Luka Doncic dahil hindi nga maganda ang nangyayari.